kailangan maisip niya na siya yung kamay kailangan sa'yo. Kasi yung mga lalaki, tandaan nyo ha, yung mga lalaki naman yung nanligaw. Sila naman yung nag-e-effort para lang mapasagot ka. A few moments later. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And hit your little notification bell para kaya updated kayo if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homola's TV. Welcome back, mga peeps. For today's vlog, wait lang. I-shoutout ko lang muna si, before I start my vlog, shoutout kay Maricel Manliklik and kay Kim Sansay ba to? Sansay. Basta shoutout sa inyong dalawa ng mega shoutout. And for today's vlog is, meron tayong pag-uusapan. Magbibigyan na naman ako ng mga tips, as usual. Mga tips para respetohin ka ng ka-LDR mo at matakot siyang iwanan ka. So, check it out! One eternity later. Ayun! Buti na lang at medyo kalma ngayon si Batiday. Hindi siya makulit. So, by the way mga peeps, iyon na nga. tatry kong mag-upload 3 times a week kasi parang nawawala kayo ng, naliligaw kayo ng landas. Kapag hindi ko nakapag-vlog, char lang mga babes ha. Pero let's start na sa number one tips para respetohin ka ng ka-LDR mo at matakot siyang iwanan ka is huwag kang maging taga. Hindi tanga ha, taga lang. Walang N, taga lang. Taga send palagi ng messages kapag hindi siya nagre-reply sa'yo. Yung taga video call, yung wala siyang ginagawang effort na mag-video call sa'yo, ikaw palagi. Basta yung palaging ikaw, mga peeps, ikaw palagi yung taga, basta taga-effort, ganyan. So, yun mga peeps, iwasan nyo ding mga ganyan. Gusto mo talagang matakot yung ka-LDR mo, gusto mo talagang matakot yung jowa mo na mawala ka. So, huwag ka palaging push sa sarili mo doon para sa kanya. Number 2 is kontrolin mo din yung pagiging needy mo. Lalong-lalo na kapag first time mong nakipag-LDR and nasanay ka doon sa ex mo na needy ka and the first time mong nakipag-LDR din kumbaga, ano ba tawag doon? Kumbaga, yung pagiging needy mo is ginawa mo din sa ka-LDR mo. So, naku, mga peeps, goodbye. So, kailangan mo din siyang kontrolin, mga peeps. Huwag kang maging needy. Hayaan mo lang siya, mga peeps. Kung hindi nagre-reply, hayaan mo lang. Huwag ka pala yung palagi yung palaging, huwag mong iparamdam sa kanya na palaging, palaging kailangan mo siya. Huwag ganun, mga peeps, ha? Control din. Number 3 is, di mo kailangan mag-effort ng sobra, mga peeps. Eto, totoo talaga to. Na hindi mo talaga kailangang mag-effort ng sobra para lang huwag kang iwan ng jowa mo or para lang yung talagang ma-in-love siya sa'yo. Sa LDR, mga peeps, ha, hindi mo naman kailangan talaga mag-effort ng sobra, like mag-effort ng sobra na padadalhan mo siya ng mga mamahaling regalo, ganyan, or sungkitin mo yung buwan. Sungkitin yung buwan talaga. Basta, yes, kailangan mo mag-effort, pero slight lang. Huwag naman yung sobra-sobra. So, ayun mga peeps, tandaan nyo yan, ha? Number 4 is, iparamdam mo sa kanya, mga peeps, yung halaga mo or yung value mo. Kumbaga, kapag hindi nagre-reply, kung ikaw naman napapraning, napaparanoid kapag hindi nagre-reply yung ka-chat mo or yung jowa mo sa LDR, hayaan mo lang mga peeps. Di ba sinabi ko sa previous na vlog ko na bigyan mo din siya ng time. Huwag mong sakalin. Parang may natawaan nito. Huwag mo siya sakalin, mga peeps. Paramdam mo na may halaga ka din. Kumbaga, hindi ka takot na mawala siya. Hindi ka takot nga kapag hindi siya nag-reply. Kumbaga, parang praning na. Kapag hindi nag-reply, kung ano-ano yung mga pumapasok sa utak mo. So, number... Ano matawag doon? Ah, wait lang. May add lang ako dun sa iparamdam mo yung halaga mo.
Kasi wag mong ibigay lahat, mong ibuhos lahat. Tandaan yung mga pips ha, na kapag binuhos mo lahat or kapag nagbibigay ka ng sobra sa jowa mo, mapababae ba yan, mapalalaki, yung nagbibigay ng sobra is iniiwan pa rin. Tandaan nyo yan mga pips ha. So number 5 is iparamdam mong siya yung may kailangan sa'yo. Kumbaga, yes, iparamdam mo na, hindi naman kailangan iparamdam mo na, as in wala kang pakialam sa kanya. Yung kailangan maisip niya na siya yung may kailangan sa'yo. Kasi yung mga lalaki, tandaan nyo ha, yung mga lalaki naman yung nanligaw. Sila naman yung nag-e-effort para lang mapasagot ka. Tandaan nyo yan mga pips ha. Kaya paramdam mo sa kanya na siya yung may kailangan. So, dapat siya yung nag-i-initiate, hindi ikaw. Siya yung palaging nag-i-initiate na makipag-communicate sa'yo. Hindi yung palaging ikaw, mga pips, ha? Number 6, isang mabilisang vlog lang to, mga pips, ha? So, number 6 is huwag kang magpakita ng motibo na para hindi kanya respetuhin. So, kailangan, for example, kapag nag-video call kayo, ikaw is nagsuot ka doon ng... Nag-video call lang kayo, mga pips, ha? Tapos ikaw, nag-bikini na agad. Parang gano'n lang na, parang magsa-sunbathing lang. So, ikaw naman, kailangan wag mo siyang pakitaan ng motibo para hindi kanya respetuhin. Yes, kailangan maging presentable ka, maging attractive kapag first time mo nakikipag-video call sa ka-LDR mo. Pero hindi naman kailangan nakita yung bulkan. Yung bulkan talaga. Hindi kailangan ganyan mga pis. Pwedeng magsuot ng mga sexy dress, yung... Pero hindi naman kailangan naka-cleavage talaga, yung kita yung cleavage mo mga pips. Hindi naman kailangan ganyan. Basta mga sexy na ano lang, mga sleeveless or naka-short, ganyan. Pero yung naka-panty, naka-bra, first time yung nakikipag-video call, nako, lagot na. Iisipin ang ka-LDR mo na gusto mong makipagkantunan agad sa kanya mga pips. Kaya ayun, tandaan nyo yung mga tips na yan mga pips. Kung gusto mong respetohin ka talaga ng... ka-LDR mo at matakot siyang iwanan ka. So, I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Ow.